taon nga naman. Talagang sineswerte tayo. Ang lahat ay naaayon sa mga ginusto natin mangyari sa laban. Ang unang dalawang manlalaro ay baliwala. Sila ay para lang makapagdulot ng pinsala kay Vincent at painain siya. Si Ura Urashima ang tatalo kay Dennis. Mahusay siyang manlalaro. Ang pangatlong laban, si Dennis laban kay Ura Urashima! Ngayon ay ginagamit ng dalawang manlalaro ang kani-kanilang mga sandata. Kanino pa rin kaya ang mas magaling? Isang magandang laban na naman ito! Galingan mo, Ura! Sa magpapalitan ng mga matitinding hakupin, lalong nagiging maiit ang laban ng ito! Sobrang galing niya! Ano na naman ba ang ginagawa ni Dennis sa laban? Ano? Anong ibig mong sabihin? Tulad na nakikita mo. Ha? Hindi na nagbago ang kanyang estilo. Gusto niya munang pag-aralan ng kilos ng kalaban bago gamitin ang kanyang paraan. Alam niya, hindi siya seryosong lumaban. Makika, hindi ka dapat magpahalata. May hihilingin sana ako. Hihilingin? Sige na. Tapusin mo na ako. Ah! Ituloy mo ang iyong pagsugod. Anong ibig mong sabihin? Lahat kami ay nanggaling sa mga nilalang na mga alamat. Siguradong narinig mo na ang pangalan namin sa iyong nakaraan. Nagpunta kami sa mundong ito para ipaghiganti ang kapalaran namin sa mga kwento. Narinig mo na ba ang kwento ni Urashima Taro? Kung paano niyang binuksan ang sagradong itlog at ibinigay ito sa kalaban para lang iligtas ang pagong? Kung gusto niyang iligtas ang pagong, bakit kinailangan pa niyang gamitin ang sagradong itlog? At sa mga pagdududa mo, hindi ganoon kahalaga ang paghihiganti. Oo, tama ka. Ayoko na ituloy ang iniisip nilang paghihiganti. Gusto ko nang itigil ang karahasang ito. Tulad ng mga pagtatapos sa mga kwento, ang pagganap namin sa mga kwento ay natatapos kasabay ng pagsara ng libro. Kung may pagkakataon ka, tapusin mo na ako. Sasadyain ko mahulog sa mga kamay mo para tapusin ang halimaw sa loob ko. Tulungan mo naman ako. Pero hindi kita tatapusin. Ano? Kahit nagbagong pananaw mo sa buhay, kailangan magpatuloy ka. Yun ang may papayo ko sa'yo. Napakabait mo. Nila! Sige. Ano? Dennis! Bagsak! Ang bilis mo namang maniwala sa akin. Masyado kang mabait. Ano ka ba, Dennis? Matalino ka, pero mahina ka. Puro kaawa. Lahat kami sa unggatong itim ay walang lugar sa amin ng awa at pag-ibig. Nabubuhay kami dahil sa pagkikipaglaban. Tatapusin kita ng unti-unti. Mukhang napansin mo na rin. Ang mga sugod ko ay hindi para tapusin ka ng bigla, kundi para hindi ka makaligtas sa patibong na ginawa ko. Ha? Ang ring ay may harang! May parang sinulit na buong balat sa ring at sa dalawang manlalaro! Sa madaling salita, hindi na ako matatalo at hindi ka na makakaligtas sa akin kahit anong gawin mo! Wala ka na magawa pa, Dennis! Tapos ka na ngayon! Tingnan mo itong unggatonggi dark item! Ito ang Black Egg Power! Sa alamat, ang kumain ng itlog ay tumanda. Pero ito ang kabaliktaran. Babata ka! Galit ako sa mga mas malaki sa akin. Ibabalik kita kung saan ka nagsimula. Isang sanggol na walang alam gawin sa mundo kundi ang umiyak na umiyak!
talunin kita ngayon! Ang usok ay naipon sa loob ng ring! Ang sinulid ang pumipigil para makalabas ang usok. Anong nangyayari dito? Wala akong makita! At pag wala akong makita, mas gusto ko itong makita! Tumpa! Nararamdaman ko! Humihina ang spiritual na lakas mo! Nagawa ko. Ang lakas niya ay... Oh? Nakapagtataka. Wala na ako nararamdamang spiritual na lakas niya. Huh? Huh? Ano yan? Saan yung mga nalaman? Ano yan? Ano to? Ibang espiritu na nararamdaman ko? Siguro na magsanggol na tao siya bago siya lumaki. Hindi ko akalain darating ang araw. Nababalik ako sa anyong ito. Ang pagiging taong lobo. Taong lobo? Kung ganun, ikaw ang kilalang taong lobo sa alamat. Ikaw pala ang taong lobo na si Dennis! Bueno, ito na ang pagbawi ko. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Si Dennis ay taganyong taong lobo. Sa kanyo ang ito, anong kapangyarihan kaya ang taglay niya? As Yusuke struggles to endure his final test from Genkai, his team must survive. Ang palaro ay punong-puno ng aksyon sa pagharap ni Dennis sa tusong si Ura Urashima ng Ungatongi team. Nalinlang si Dennis sa pag-aakalang mabuti si Ura Urashima. Galita ko sa mga mas malaki at mas kwapo kaysa sa akin. Ibabalik kita sa iyong pagkabata, mula sa iyong pagkasanggol. Si Dennis, ang kilalang taong lobo. Talagang lalong umiinit ang laban! Ang ring ngayon ay napupuno ng usok kaya hindi natin makita kung anong nangyayari sa gitna! Kakaibang lakas! Hindi ko akalain na darating ang panahon na babalik ako sa anyong ito. Ang pagbalik sa pagiging taong lobo. Ah, hindi! Ikaw ba ang kilalang taong lobo? Bueno, magbabayad ka ngayon. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Hindi ako makapaniwala. Saan ang gagaling ang malakas na puwersang espiritual? Walang dudang kapangyarihan yun ni Dennis. Ito ba ang kanyang tunay na spiritual na kapangyarihan? Hindi ko alam na ganito kalakas ang kapangyarihan niya. Sa katunayan, gusto ko talaga siya makatunggali. Sa pagkakaalam ko, tumakas siya mula sa mundo ng mga halimaw at nagpalit ng anyo bilang isang sanggol na tao. At sa kabutihang palad, may mag-asawang kumukup sa kanya.
Ito ba talaga si Dennis? Isa kang kawawang nilalang. Paano mo nagawang gamitin ang katawan ng isang tao? Ipakita mo sa akin ang tunay mong kaanyuhan. Dahil kung hindi, hindi ako maniniwala na ikaw nga si Dennis. Hindi ko magagawa yon dahil sa daigdig na mga tao, hindi na ako ang taong lobong kilala mo. Dahil ang tawag sa akin ngayon ay Dennis. Huwag mo kong patawanin! Nandito tayo para isagawa ang malaking panloloob. E paano ako makikipagtrabaho sa hindi ko kakilala, di ba? Kung siya nga ang tunay na Dennis o hindi, bakit hindi mo nalang patunayan sa sarili mo? Maganda yung naisip mo. Matagal na rin akong hindi nakakakita ng talunan sa harapan ko. Maaaring hindi ako kasing lakas mo, pero mayroon akong dalang swerte. Ang mga taong mahal ko at nag-alaga sa akin. Gagawin kong lahat para sa kanila. Gusto mo akong subukan? Sige, mauna ka. Nagbibiro ka ba? Latigong rosas! Nagbibiro lang naman ako eh. Alam mo naman na hindi tayo dapat maglaban eh. Dennis, mas malakas ka na ngayon kaysa na nag-uumpisa ka pa lang. Teka, hindi ba parang pati itong kwarto ay napupuno na ng usok? Boss Jericho? Ha? Huh? Ha? Huh? Sunog! Ay! Hindi! Patay! Boss, hindi ko sinasadya! Ang ring ay puno ng usok, kaya hindi ko makita ang laban, kaya nag-ihaw muna ako ng isda! Habang hindi pa nawawala ang usok, hindi kita mapapatawad! O ano? Paano kaya kita tatapusin? Ah, hindi pa rin nawawala ang makapal na usok, kaya hindi pa natin makita kung ano talagang nangyayari sa dalawang manlalaro sa gitna ng ring! Nagpapatuloy kaya silang dalawa sa pakikipaglaban? Ring leader, pwede mo bang sabihin sa amin ang kalagayan ng dalawang manlalaro dyan? Magsalita ka naman! Nasaan ka ba? Teka! Imposible ito! Hindi ako makalakad! Ano na kayang nangyayari sa kanila? Parang may kaguluhang nangyayari sa mga manlalaro sa gitna ah! Ang dagdaan ng punong ito ay gawa sa asido. Madali nito matutunaw ang mga buto mo sa isang patak lang. Mukhang di talaga ako ganadong lumaban. Siguro, pababayaan ko lang kainin ka nitong punong asido. Siya nang bahala para sa akin. Alte! Tulungan niyo ako! Taklolo! Taklolo! Gagawin ko lahat! Huwag ko lang ako takutin! Sige na! Kung ganoon, sabihin mo, ano ang sikreto ng usok na ito? Eh, hindi ko alam! Totoo ang sinatabi ko! Nakuha ko lang ito kay Wakamaru! Kailangan sabihin mo lahat ng alam mo. Dahil kung hindi, ipakakain ko ang laman at buto mo dito. Sasabihin ko lahat sa'yo! Patawarin mo na ako! Hindi ako ang tunay na Urashima! Sabi kasi nila na kapag nanalo kami, makukuha namin ang lahat ng aming gusto. Kaya sumali na ako sa kanila. Hindi lang ako ang napasali nila. Pati si Makintaro! Pati si Kurumomotaro! At lahat kami! Lahat pala sila yung mga impostor. Pero paano kaya ako makakalis sa usok na ito?
Ha? Nawawala ng usok! Sa loob ng 10 taon, ngayon lang kayo nakaligo! Tama na! Hindi ako makapaniwala! Ibig mo sabihin, yan ang tunay na anyo ni Dennis? Kung alam mo lang, si Dennis ay hindi tunay na tao. Siya'y isang lobo. Ang epekto ng usok ay nawawala na. At bumabalik na ang oras, ang pagbalik sa kasalukuyan.